Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo akong Tessie. At nais ko lamang ibahagi itong kwento sa akin ng aking nakatatandang kapatid. Medyo matagal na rin itong nangyari. Higit 3 dekada na nga rin siguro. Medyo bata pa nga noon yung kuya ko nang maranasan niya ito. Wala ko noon sa bahay dahil kinuha ko ng tiyahin ko para pag-aralin. Kaya nga wala ko roon nang maranasan ito ng kuya ko. Naniniwala ba kayo sa manananggal? Ako po kasi noong una'y hindi talaga. Sino ba namang aswang yung hatiin yung kanyang katawan para makalipad at makapangbiktima, hindi ba? Pero itong kwento ng aking kapatid ang siyang nagpabago sa aking paningin patungkol sa ganoong nilalang. Para sa akin, posibleng ang totoo sila. At ito nga yung kanyang ikwento sa akin. Noong kabataan daw niya, ay nahilig siya sa pakikipagbarkada. Palibhasa, hindi ganoon ka-strikto yung aming mga magulang. Kaya nagagawa pa rin ni kuya kung ano man yung kanyang gustuhin. Kadalasan, hating gabi na nga siya kung makauwi ng bahay. Halos mas marami pa itong oras na iginugugol sa kanyang mga kaibigan kung ikukumpara sa kanyang pamilya. Hindi naman siya pinagagalitan ng aming mga magulang. Dahil alam nila na yun lang yung paraan niya para malibang sa buhay. Isang araw po noon, dahil nauso nga yung mga gagamba, nagkasundo si na kuya at ang kanyang mga kaibigan na maghanap nga noon. Ayon pa nga sa isang kaibigan ni kuya, ay pwede raw silang pumusta ng pera kapag nakita nilang magaling lumaban yung mahuli nilang gagamba. Sabik na sabik sila noon ng mga panahong yon. Dala nga yung kanika nilang flashlight na dibaterya ay tumungo sila sa kanilang tinatambayan. Bawat isa rin po sa kanila ay merong dalang kaha ng posporo na siyang ginagawa nilang lalagyan ng kanilang mga mahuhuling gagamba. Napapatawa po sila noon dahil kabilugan pala ng buwan at hindi na sana nila kailangan pang magdala ng kahit na anong ilaw. Noong mga panahong yon, mayroong barya sa kanyang bulsa yung aking kapatid dahil ito nga yung kanyang nakasanayan. Magmula pa kasi sa aming lolo, madalang nilang pinapaalala sa amin na magdala ng barya sa bulsa kapag lalabas tuwing gabi. Sa tuwing tinatanong naman namin ng mga ito, ang sabi lamang nila ay upang maiwasan daw na madagit ng aswang kapag merong pangpabigat sa aming bulsa. Nung makumpletong araw sila, doon na nga sila nagpasyang umalis. Tinungo nila ang pinakamalawak na sagingan sa aming baryo. At doon ay nagsimula nga silang maghanap ng gagamba. Pero sa kasamaang pala daw, kahit pa na napakalawak ng sagingan at posibleng napakaraming gagamba yung naninirahan doon, wala raw silang nakita kahit ni isa. Maging mga sapot nga nito, ay wala raw silang nahanap. Dahil doon, napagpasya nilang pumunta sa kabilang baryo namin. Siya nga pala ang baryong yon, ay iniilagan talaga dahil sa mga kwento na meron umanong naninirahang matandang aswang doon. Pero dahil marami naman sila at hindi sila ganong paniwalain sa mga ganoong kwento, ipinagpatuloy nila yung kanilang paglalakad. Isang bagay lang yung kanilang ninanais ng gabing yon. Ito ay yung makahuli ng maraming mga magagandang gagamba. Naunang maglakad yung kaibigan ni kuya, samantalang siya naman yung nasa likuran lamang. Sobrang ingay pa raw nila noon habang naglalakad. Pero nang makatuntong araw sila sa kabilang baryo, doon nga nakaramdam ng kakaibang kaba yung aking kapatid. Hindi niya alam kung anong rason noon. Pero tuwing nakakarinig daw siya ng mga lagaslas ng dahon at mga ingay sa kanilang likuran, ay parang kusang lumalakas at bumibilis yung kabog ng kanyang dibdib. Napahawak na lamang siya sa barya na naroroon sa kanyang bulsa habang naglalakad. Nang matanaw nga nila yung bahaging kagubatan sa kabilang baryo, saglit na natigilan si kuya. Kahit pa na hindi niya alam kung paniniwalaan siya ng mga kaibigan niya, minabuti pa rin niyang sabihin yung kanyang kutob.
Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na hindi maganda ang kanyang kutob sa naturang baryo dahil parang may mga matang nakamasid sa kanila. Tinawanan lamang siya ng kanyang mga kaibigan at pagkatapos, nagwika pa nga yung isa sa kanila na marahil ay dulot na raw yun ng labis na pagkakape ng aking kuya. Nainsulto naman si kuya noon dahil sa mga sinabi nito. Kaya't minabuti niyang tumahimik na lamang at magpatuloy na sa kanyang paglalakad. Dito ay nauna nga siya sa kanyang mga kaibigan. Kaya't sumunod naman yung mga ito. Humingi rin naman kaagad ng tawad yung kaibigan niyang nagwika patungkol sa pagkakape nito. Kaya't syempre nagkatawanan lang din sila. Ipinagpatuloy nila yung kanilang paglalakad. Hanggang tuluyan nga silang makarating sa kasukalan kung saan nga nila binabalak na maghanap ng gagamba. Pagdating na pagdating nila roon, ay nanindig daw yung mga balahibo sa batok ng aking kapatid sa hindi niya malamang dahilan. Ilang ulit pa siyang nagpalingalinga pero wala naman siyang naramdamang kakaiba sa paligid. Niwala nga siyang narinig na ingay ng kulisap ng mga sandaling yon. Sinubukan niyang isantabi kung ano man yung kanyang nararamdaman at nagpatuloy na lang siya sa kanyang paglalakad. Napaisip pa siya noon na tamang-tama dahil meron nga siyang dalang ilaw sapagkat hindi raw gaanong natatamaan ng liwanag ng buwan yung magubat na parteng yon. Pagkapasok nila sa gubat, nagsimula nga silang maghanap ng gagamba. Ganoon na lamang yung tuwa nila dahil meron silang mga nahuli. Sa unang pagkakataon nilang pagtuntong doon, ay nakakuha na kaagad sila ng dalawang gagamba. Ayon pa sa isa nitong kaibigan, magandang palatandaan daw yon na maraming naninirahan doon. At dahil nga doon, ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad habang naghahanap hanggang sa hindi nila namalayan na nakarating na pala sila sa may gitnang bahagi ng kagubatan. Nakaanim na gagamba na raw sila noon at ang bawat isa sa kanila ay merong tig-isa. Subalit sa halip na bumalik na sa kanilang baryo, minabuti pa rin daw nilang maghanap dahil malaki raw yung posibilidad na meron pang mga gagamba sa ibang parte ng gubat. Nasa kalagitnaan na nga sila ng kanilang paghahanap at marami pa silang ibang nahuli nang may maulinigang pagaspas ng pakpak yung aking kapatid. Noong una ay hinayaan lamang daw niya yon dahil baka ibon lamang ito na naghahanap ng madadapuan. Pero noong mapansin daw niya na parang umaaligid sa kanilang ibabaw yung kanyang naririnig, doon na nga raw siya nagsimulang kilabutan. Tinanong pa niya ang kanyang kaibigan kung naririnig nila yung ingay na kanyang naulinigan. Ang tanging sambit lamang daw nila ay dala yun ng hangin, kaya wala silang dapat na ipangamba. Isinawalang bahala lamang nila yung naturang ingay at nagpatuloy nga sila sa kanilang paglalakad hanggang makarating na nga sila sa may dulong bahagi ng gubat. Noong naroroon na nga sila sa may dulo, ay marami na raw silang nakuha. Meron ngang isa sa kanyang mga kaibigan na nagsabing dapat bumalik na lamang sila sa kanilang dinaanan para mapabilis daw yung kanilang pag-uwi sa kanilang baryo. Pero ayon naman daw sa isa, ay mas maigi siguro kung iikot daw sila dahil baka meron pa silang makitang mga mas magandang gagamba. Hindi na lang sumabat noon yung aking kapatid at sumabay na lamang kung ano man yung kanilang desisyon. Noong lumaon, umikot nga sila at nagpatuloy sa paghahanap hanggang sa makarating na nga sila sa kapatagan. Pagkatapos ng naturang kapatagan ay merong madadaan ng ilog at ang kabila daw nun ay baryo na rin namin. Dahil dito, tuwang-tuwa pa silang anim habang naglalakad dahil nakarami nga sila. Pinag-uusapan pa nila noon ang magiging presyo ng mga ito kung sakaling ibenta nila. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkukwentuhan at pagtatawanan nang muli silang makarinig ng pagaspas ng pakpak. Napakaliwanag ng buwan ng gabing yon, kaya kitang-kita nila yung isang malapad na anino na dumaan sa kanilang ibabaw.
Mabilis na pong napatingala yung aking kapatid noon. Pero wala naman siyang nakitang kahit na ano. May isa pa nga sa kanila, ang pabirong nagsabi na marahil ay sinusundan sila ng aswang na taga roon sa kabilang baryo. Ayon naman sa isa, baka manananggal daw yon at dagitin pa sila. Pagkatapos itong wikain ng isang kaibigan ni Kuya, doon na nga sila nag-uunahang tumakbo pa uwi sa aming baryo. Nakikipagpaligsahan sila sa isa't isa hanggang sa mapalingon daw si Kuya nang makarinig nga siya ng parang ingay na gawa ng paniki. Pero alam niyang hindi paniki yon dahil napakaliit daw ng pakpak ng paniki kung ikukumpara sa kanyang nakita. Napasigaw siya noon sa kanyang mga kaibigan dahil napag-iwanan na nga rin siya. Hindi niya namalayan na dahil sa kanyang pagpalingalinga ay nakalayo na pala yung kanyang mga kaibigan sa kanya. Kinabahan si Kuya ng sobra, lalo pa't nakita niyang papalapit na rin sa kanya yung anino ng kanyang natatanaw. Subalit dahil medyo malayo nga yung kanyang mga kaibigan na patuloy pa rin sa pagtakbo, wala na siyang nagawa. Kung hindi bilisan na rin yung kanyang paghakbang ng kanyang mga paa. Walang ano-ano noon, nakaramdam siya ng malakas na hangin na umihip sa kanyang ibabaw. Mabilis na tumakbo yung aking kapatid, kaya hindi nga niya ito pinansin pa. At habang tumatakbo naman ay nakita niya na parang napakalapad na ng anino. Parang paniki yung forma ng anino at pakpak, pero sobrang lapad daw nun. Mas malapad pa nga raw yun kapag dumi pa siya, kaya't kinutuban na nga siya ng hindi maganda. Nung medyo malapit na siya sa kanyang mga kaibigan, doon nga niya napagpa siyang lumingon. At halos walang paglagyan daw yung kabang kanyang naramdaman nang makita niya yung isang babaeng nakalahating katawan at may pakpak na malapad. Parang paniki daw talaga yon. Sinusubukan daw nitong makalapit kay Kuya, pero dahil mabilis nga yung kanyang pagtakbo ay hindi raw nito nagagawa. Nang lumaon, napalingon na rin kay Kuya yung kanyang mga kaibigan at lahat sila napasigaw ng sobrang lakas noon. Maging sila ay hindi inaasahan yung kanilang mga makikita dahil sa mga sigawan ng kanyang kaibigan, lalo nga raw na nataranta yung aking kapatid. Sa hindi pa niya inaasahan noon, dahil sa labis niyang pagmamadali, natisod nga siya at pagkatapos ay nabuwal sa lupa. Muli pa sana siyang babangon pero napaungol na lang siya dahil sa sakit na kanyang nararamdaman nung may kung anong matalim na bagay yung dumampi sa kanyang balikat. Sinubukan niyang mapalingon at napagtanto niyang sinusubukan pala siyang dagitin ng manananggal na humahabol sa kanila. Ayon kay Kuya, napakatalim daw ng kuko ng nilalang na iyon. Na halos nagawa nga nitong hiwain yung kanyang laman. Sinubukan pa siyang iangat ng manananggal habang nasa ganong sitwasyon. Ilang pagkakataon daw siyang umangat sa lupa. Pero dahil nadapa nga siya, ay medyo mababa yung kanyang pagkakapwesto. Noon lang naalala ng aking kapatid yung baryang kanyang inilagay sa kanyang bulsa, na posibleng nakatulong rin upang hindi nga siya tuluyang madagit ng nilalang na iyon. Dahil dito, tuluyang nakabangon yung aking kapatid at pagkatapos ay muling napatakbo. Pero dahil hanggang sa mga panahong yon ay hinahabol pa rin daw siya ng nilalang kahit nakawala na nga siya doon. Kahit na ganoon ay hindi raw sumuko yung aking kapatid hanggang sa makarating nga sila sa bahagi ng ilog. Balikawayanan pala yung pangpang ng ilog na yon, kaya't naisip ni Kuya na baka matakot yung manananggal. Kahit pa na nahihirapan, ipinagpatuloy nga niya yung kanyang pagtakbo hanggang sa makarating siya sa may pangpang. Nung naroroon na nga siya, ay doon naman daw siya nahabol at parang kumapit pa nga raw sa kanyang balikat yung nilalang. Pero patuloy daw siyang pumasok doon sa bahaging maraming mga kawayan. Wala raw siyang naging pakialam kung matinikman yung kanyang mga paa, dahil ang tanging nasa isipan lamang daw niya noon
ay maitaboy yung manananggal ng Sagayon, ay hindi na nga ito humabol pa sa kanya. Naging tama nga noon yung kanyang kutob, dahil noong nagsimula siyang pumasok sa may kawayanan, habang pilit pa rin kumakapit sa kanya yung manananggal na iyon, ay napabitaw ng araw ito dahil maraming ang tinik sa parting yon. Napasiksik na lamang daw siya noon sa may kawayanan, pang hindi na nga siya maatake pa ng nilalang na iyon. At wala raw siyang naging pakialam, kahit na susugatan na rin daw siya dahil sa mga tinik ng kawayan. Habang naroroon siya, talagang nagsisiraw siya na sumama pa siya sa kanyang mga kaibigan. Sobrang sama daw ng kanyang loob sa kanila, dahil hindi man lang nila siya tinulungan. At sa halip daw, ay iniwan pa nga nila siya at hindi man lang binalikan. Tuluyang nilukob ng takot yung buong katawan ng aking kapatid, kaya't nanatili lang daw siya doon sa may kawayanan hanggang sa mag-umaga. Doon na raw siya naabutan ng umaga. At hindi raw siya umalis doon hanggang masiguro niyang pasikat na rin yung araw. Pagka-uwi nga niya sa bahay ay magkahalong emosyon yung kanyang naramdaman. Ang kanyang mga damit ay punit-punit, dahil maliban sa kuko ng nilalang na iyon na kumakalmot nga sa kanyang balikat at likuran, ay marami nga yung mga tinik ng kawayan na siyempre ay nasagi niya rin yung iba. Pinagalitan siya ng aming mga magulang dahil sa kanyang ginawa, at binalaan na huwag nang basta-bastang sumama sa kanyang mga kaibigan. Mabuti na nga lang daw at merong barya sa kanyang bulsa si kuya, kaya hindi nga nagtagumpay yung manananggal sa kanyang binabalak. Magmula noon, hindi na rin gaanong nakipagkaibigan yung kapatid ko sa kanyang mga dating kaibigan. Talagang nagtampo po siya, lalo at hindi man lang humingi ng paumanhin sa kanya ang mga ito. Gayunpaman, marami naman siyang aral na napulot dahil sa kanyang naging karanasang ito. At dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat at paalam.